today na hashtag showtime. So extra naman. Wala yung naman. So extra lang. And don't forget to subscribe. Nagdadagdag naman. Mag-subscribe na lang kayo sa aming mga official social media accounts na at It's Showtime na. Yes. Yes. Oh, kamusta naman kayo today? Hindi nyo naman sinabi na pusod ang labanan. Diba? Pusod ang labanan pero nagtatago ang pusod. Correct. Oh, teka, ibaba muna natin ang very... Yung abs ko kasi lumalabas. Yes, I love it. Hey, sorry. Hey. Paki-flex nga diba? Po. Paki-flex. Ay, makaliwali next. Pero kamusta today? Sa dami ng mga chika na lumalabas sa social media, ha? For the book. Uy, paano nyo fini-filter ang inyong mga nababasa online? Oh, grabe, ang dami kasing kumakalat na fake news, di ba? Alamak na ang fake news. Ang dali na lang mag alam mo yon, parang magawa ng kwento or kung ano-ano mga information. Kaya ang sa tingin ko, paano nga ba i-filter? Huwag tayo basta-basta naniniwala. Correct. Tapos mas laliman pa natin yung pagre-research. Tama. Diba? Mm-hmm. Kasi importante yun eh. Malay mo, meron kang nabasa tapos i-share mo sa ibang tao tapos yung sinashare mo pala, maling impormasyon. Tama. Nakakahiya yun. Kaya totoo. Check your sources, guys. Yung mga links na kliniklik nyo. Check if always verified, diba? Oh. Ikaw, Lorraine. Correct. Konting history check, mga natutunan ko din. Bilang na-scam din ako before. Mga ganyan. Uy, aaminin ko naman, na-scam naman ako before. Kailangan nating i-background check muna yung mga accounts. Ay, totoo yan. Relate ako kasi na-scam ako. May binili ako online. Oh. Tapos, syempre nag-down payment agad ako bilang feeling ko very ano talaga, very legit yung ano, yung profile nung store. Yung pala hindi talaga. Totoo. So kailangan magbasa ka talaga, i-check mo yung mga reviews, double check everything. Correct. Alam mo, napansin ko, sorry. Go ahead. Ang napansin ko kasi minsan may ibang accounts na post ng post para magmukhang legit sila. Pero yes. Hindi mo alam. Kina-copy-paste lang pala yung mga pictures, mga ganyan. Oh, nakakatakot talaga. Pero yun na nga, pag sa social media, pagdating sa mga nagbebenta dyan, check muna if some people can vouch for these, ano, for these stores, di ba? May mga ganun na, can you please vouch for ganito if legit? Correct. Importante magbasa talaga tayo, madlang online. Tama. Tapos yung kaibigan mo, nakita yung post mo, no? Not legit, gumano yung kaibigan mo. Ay, bakla! Si Kamer po si Lorraine. Correct! Si Lorraine! Bakit ako lang yung for you? Ay! Go! Legit tayo 100%! Come on! Diba? Kahapon naman ay may another milestone ang ating nakamit dahil umabot sa 197,000 live viewers ang ating nakuha sa lahat ng ating mga social media platforms. Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat. Diba? Trending din si Mariel. Especially for Mariel. Ibang level naman isipin talaga. Isipin nyo dalawa ang hashtag ni Mariel. No? True! Trending, ibang level. Naku, salamat madlang online. Yes, pero... iba talaga ang hashtag JMiel. Correct. True, pero ito sa Karaoke Kids naman ay nanalo ng 15,000 pesos ang mag-barter na sina Vice, Ate Vice, and Ate Girl Jackie matapos silang makaisang tamang hula ng song sa ating jackpot round. Kaya naman, ang nabili nilang magbibigay ng biyaya para sa ating mga madlang people ay si Ma'am Shilasi! Ayan! At ito pa, nakipaggulita naman ng mga nakakagigil na Karaoke Kids dito sa SoYou at naglaro sila ng Tumpakners. Boys versus girls ang naging labanan at ang nanalo ay ang mga cute na mga boys. O, patingin nga. Ayan o. Nag-flex pa nga si Argo. Cute, mga grabe. Ang cute. Kamusta yung energy niyo, guys? Super 100% naman kami all the time. Kinakaya naman. Always. Iba kasi yung mga energy ng Baguettes talaga pag bumibisita sila dito. Correct. Parang ayaw na nilang umuwi. Oo. Which is nakakatuwa kasi 'di ba? Nakaka-energize. Oo, na-share nila yung parang sila yung vitamins natin dito sa SoYou. Parang Tapos gusto nila nag-acting palagi. Yes, gusto nilang acting yung nag-aaway. Tama. Hoy, ito, sabi ko, siya yung kaaway ko. Gusto nila kontrabida. Correct. Nakakatuwa, super cute. Pero sa taong natanghalan, year 7 po ay matagumpay na nadepensahan ng ating defending champion mula sa Luzon na si Rhea Jen Villarreal. Ang golden mikropono sa ating entablado. Kaya naman ngayon, tatlo na lang ang kanyang panalo. Ay, nako, magtutuloy-tuloy kaya ito papuntang semifinals. Abangan. Oh. We will see. Pero good luck sa yun. Ang galing niya kahapon. Ang galing. Palaban. Kaya,
ina-expect namin, Ray. Wow! Ay, grabe naman! Kasi nag-96.6%. Ay, grabe naman. Good luck sa'yo, Ray. No? Ituloy-tuloy mo yan. Good luck. At mga trending online ay ating i-discuss dito sa So You dahil laging in ang inyong So You Squad pagdating sa mga latest na usapan sa social media. Kaya naman mga sis, trending! Diba? Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay yun. In fairness. Kahapon ay ginunita ang ating Feast of the Nazarene na kung saan ay dinagsa ito ng mga napakaraming mga deboto. Kasi after 3 years mula nung pandemic ay nagbalik itong celebration na to. Kaya naman para sa inyo, hanggang saan ang kaya nyong isacrifice para sa mga beliefs ninyo. I believe. Kahit hindi naman religion related. Religion-related. Ako na lang siguro, madami akong beliefs kapag entering a competition, yung mga ganun. Madami akong ganung beliefs. Parang finufungsoy pa nga namin yung gowns ko. Ganung level. Ganung level din yung designer ko. Tapos minsan bago aakyat ng stage, magpapagpag ako ng sarili ko to let go of the negative energy. Ganun. Oh. Alam ko hindi ko nasagot yung tanong mo. Pero ayun, siguro I'm willing to let go of the negative thoughts to keep the positive energy. Tama yan. Napakagrabe yung mga deboto natin. Ayan, napapanood nyo. Grabe, ganyan yung sakripisyo na willing nila talagang isacrifice. Diba? 6 million po ang dumating. Grabe. Diyan sa Nazareno natin. Again, katulad nung sinabi ko kahapon, iba talaga, iba yung beliefs ng mga Pilipino pagdating sa religion. Totoo. Grabe. Hindi matatawaran. Ayan. Correct. Ikaw ba, Ate Ana? Ako, siguro di ba meron tayong mga, ito yung sa mahal na araw, tama ba ako? Ito yung mga hindi kakakain ng mga meat, ganyan. O yung mga fasting. Magpa-fasting ka. I think kaya ko yun i-sacrifice. Sure ka ba, Mau? Hindi, nagawa ko na yun before eh. At saka yung mga simbang gabi, nagawa ko na rin yun before. Siyempre, gigising ka talaga ng maagang-maaga, kahit may pasok ka, talagang kukumpletuhin mo yun. So, yung mga ganong klase. Oo. Kasi napaka-fulfilling pag nakumpleto mo yung... Totoo, ang sarap din naman talaga sa feeling. Lorraine? Correct. Ako, nagawa ko na before yung isacrifice muna yung social media ko para makapag-review sa exam. As in, dinilig ko talaga lahat. Facebook, Instagram, all in all. Hindi niyo ako makakontakt kahit saan. Kaya pala hindi ka nagre-reply sa akin. Pero sa akin din. Diba? Sa malayo naririnig niyo. Hanggang ngayon maririnig niyo ay... Maririnig niyo ako noon kahit walang social media. Kasi ngayong mouth ko mula sa bahay namin. Ate Ana! Diba? Pero perfect example yan na talagang kapag alam mo na, yung mga sacrifices natin, magiging worth it din yan. Diba? Correct. Ayan, for now, magbasa muna tayo ng mga comments ng ating mga madlang onliners. Let's go! Basa-basa tayo. Yung mga belief ninyo, yung mga sacrifices na nagawa ninyo, i-comment nyo sa amin yan. Again, don't forget to use our official hashtag for today na hashtag showtime. So extra! Very, very extra naman silang lahat. Pero ikwento ko lang ha, alam nyo ba si Lorraine, dinedelete niya yung mga socials niya, pero nandito yan sa SoYou kahit may exam. Correct! Ganun ang sacrifices. As a multitasker. Ano pa mga sacrifices ang talagang na-experience ninyo and you think na talagang naging worth it siya for you guys? I-comment nyo na yan sa amin. Let's sacrifice go. Sacrifice daw para sa ex. Ganun. Ay, no! Ganyan? Bakit magsasak? Hindi ko si Kuya Jed, joke. Bumubulong no? Pero meron din ako sa mga friends ko, mga sacrifice sila namin kapag ka nagko-contest. Mag-singing competition din, katulad ng sa inyo. Bawal mag-ice cream. Yes, mga matatamis. Correct. Isang tabi muna. Kahit yung mga maanghang na food, yung mga ganyan. Talaga, bawal yun. Kasi nakaka-maang. Bawal maingay. Kaya mo ba isacrifice yung kaingayan mo para for a day? Ganon. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya. Mag-start na ako now. 5 seconds. Hindi ko pala kaya. No. Ikaw, Miss Ana. I cannot promise. Ako lang yung only small mouth for today, guys. Pagpasensyahan nyo na. Grabe siya, oh. Grabe. Sweet girl lang. Ganun. Correct. Pero anyway, ito na nga. Mag-shoutout na tayo. Sabi ni Maria Ana Cruz, excited for karaoke. Oy, ang daming. Oy, ang daming naaaliw talaga. Diyan sa ating bagong segment. Tama. Actually, ako... Ikihula talaga sila. Diba? Totoo yan. Bakit ikaw ba nahuhulaan mo kagad kapag ka may
kinakanta sila? Hindi din. Oh, di ba? Nakaabang talaga ang lahat. Pero favorite ko yung Dance Monkey kasi hindi ko din naalala. Ano ulit? Dance talaga eh. Tapos Monkey. Monkey Dance. Monkey Dance din yun. Di ba? True. Ano naman, di ba? Correct. Uy, gusto ko rin batiin yung mama ko ng happy, happy birthday. Uy, happy birthday din. Sa original Big Mouth. Oh. Hello, Mami Vivian, happy birthday. Salamat po sa pagluwal dito sa babaeng dito. Oh, oh. Nagmano po siya sa inyong kagandahan. Grabe. Oh. Ayan, ang dami mga nag-ano dito, nagko-comment, shout-out out from Zambales. Ayan, sina Purita Fainas. Hello. Oh. Hello! Sabi ni Julina de Meza, ang ganda naman itong tatlong ito. Uy! Uy! Sakto lang. Outfit check! Outfit check! Go sa! Necklace from Shein. Yes! Glass from Zara. Oh. Glass slippers from Shein. Hi! And earrings from Bershka. Love it, Lexlery. Hindi ko kasi alam kung pwede magbanggit ng brands ba. Bawal pala. Sorry. Pero nabanggit na niya. Okay lang to. Okay lang daw. Shirt from Blank. Belt from Blank. Hi. Pants from Blank. And shoes from Blank. Let's go. So okay, Miss Anna. Shoes from ano? Ano forever. Forever yours. Charing. Forever 21. Top from Forever 21. Pants from Zara. This one, Changge. Charot lang. Oh, online. Sineryoso siya pala. Wait lang ako nga rin. Oh, ikaw. Oh, hair from Iconic. Shirt. Ay! Shirt from ano, H&M. Pants from hindi ko na alam. Belt from DIY. Dini-IY ko lang kasi. DIY. Pagkuling kong DIY nito. No. Shoes from Shein. Glasses from... I love it. Sarap mag-check, no? Nakakatuwa. Tapos emote-emote pang gano'n. Uy, tsaka iba yung feeling kapag ang ganda ng outfit mo, mukhang mamahalin, tapos mumurahin mo lang siya nabili. Uy, ang sarap sa feeling nung gano'n. Yung parang may magsasabi sa'yo, uy, saan mo nabili yan? Correct. Looks ano eh, mamahalin. Pero huy, tama. Super mura lang na nabili na. At ano sale. At sale. Goodbye. O, diba? Correct. Kaya naman, let the voices of Gen Z's be heard. Kaya naman, mag-audition at mag-fit check na. Ngayong darating na January 14 sa ABS-CBN Audience Entrance para ipamalas ang inyong galing sa singing competition for young adults and the voice teens. Ay, ikaw, pwede ka! Pwede ako mag-audition ako. Thank you so much. Correct! Diba? As a teen! Tama, ikaw pwede ka din! As a 14 years old. Yes! Yes. Ayan ha. Ako kasi 12 pa lang, hindi ako pwede. Ay, gigil ako sa'yo. Diba? Oh, ituloy natin ang panggigigil katulad ng mga kids natin sa karaoke. Kids, let's go! Kaya naman, tumutok na tayo sa It's Showtime Live. At huwag kayong aalis dahil magbabalik kami dito lamang sa Showtime Online You! Welcome back to Showtime Online You! Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. Ang inyong singing beshi, Lorraine Galvez. Kasama niyo din ang inyong sexy babe grand winner, Sam Coloso. Correct. Shoutout muna sa lahat na nakasubaybay dito sa Showtime. Kapamilya Online Live, 55,000 live viewers. Showtime Online You Live, 29,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 14,000 live viewers for a total of 98,000 live viewers. Teka lang, natatawa ako kasi si Miss Anna, aura talaga siyang ganon. Pag hindi niya line, ganon yun. Noted. Pero guys, mag-subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million and follow naman ang Facebook page na Road to 17 Million and also sa TikTok page na Road to 4 Million. Yes! Mag-tweet, mag-comment, mag-react naman kayo using our official hashtag for today, the hashtag Showtime So Extra. Yes. Para sa lahat ng mga sawi, gusto nyo bang kiligin muli? Uy, sumali sa ating newest kilig segment sa tanghali, open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community and also must be 18 years old and above. For more details, i-contact na ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Diba? Kaya naman, tignan natin ng mga tweets and comments ninyo, gamitin ang ating official hashtag for today na Showtime So Extra. Yes! Dahil dyan, magbasa muna tayo ng mga comments. Okay, again, hashtag Showtime So Extra. Di ba nasabi mo na yun? Oo, di ba? Kasi naman puro aura na doon. Tara!
Ano ba tong live na to, di ba? Uy, gusto ko i-shoutout si John Steven. Lagi nanonood yan. John, John, John! John Steven, hello! How are you? Hello to Steven, you! Steven, Steven, Steven! Di ba? Parang may DN, gano'n. Oh, di ba? Oh. Okay. Sino pa? Uy, ang cute ng mga bata kanina, di ba? Totoo! Aliyaw! Totoo. Diba? Nakakatuwa. Hi, correct. Anna. Hi, Lorraine. Hi, Sam. Hello. Ivan Samuel Pahe. Hashtag Showtime So Extra. Hi, hi, Ivan. How are you? My God. It's been a while. Oh, oh. Ay. Sabi mo ka-close. Oh, diba? Sabi ni Jen kanina, ang galing ng Vong and Ayon. Oh, ang bilis eh. Correct. Uy, pero aminin nyo ha, yung mga batang cute po, ganun din tayo kumanta minsan. Tama. Pag-iipeto ng lyrics, mapunuan lang yung kanta. Tama. Alam mo yung pag naka-headphones ka, tapos feeling mo, yeah. Hey, singer na singer. Tinanggal mo, ay, disappointing. Diba? Iba pala. Hindi nila alam kasi singer sila. Pero ito lang, guys, kids! Na susunod, wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang Showtime Online U! Oh yes, welcome back to Showtime Online U! Kasama nyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. Singing Beshi, Lorraine Galvez. Ang yung sexy babe grand winner, Sam Coloso. Gusto nyo diba? Yun? Correct. Oh. Baby girl lang. Shoutout muna sa lahat na nakasubaybay dito sa Showtime. Hi, Jay. 62,000 live viewers. Showtime Online U. 33,000 live viewers. It's Showtime. Facebook, 12,000 live viewers for a total of 107,000 live viewers. Thousand. Subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million. And follow naman ang Facebook page na Road to 17 Million and also sa TikTok page na Road to 4 Million. Mag-tweet, mag-comment, mag-react. Hi, kulot! Hello! Using our official hashtag for today na hashtag Showtime. So extra! Ayan. Ako ba, linya ko ba yun? I think so. Yes, baka mali ako nang nabasa. Oh, acting daw ulit tayo. Hello, hello sa ating mga batang cute po. Andito na naman ang mga makukulit na chikiting natin para magbigay sa atin ang kasiyahan ngayong tanghalian. Hello, hello mga batang cute po. Pati muna ng pangmalakas. 3, 2, 1, go! Welcome back, good people! Alam nila to. Talagang! Ang galing. Yung mga ate naman. Oh, ay, nako ha. Papraktisin mo. Natulog. Uy, pero kamustahin mo na. May pinulong agad si Argus. Ano sabi? Ate, pwede po mag-shout out. Oh, Argus. Baby, ang sino yung shout out mo? Go. Shout out po sa kay baby ko. At may baby, sino baby mo? Sino baby mo? May kapatid po ako. Ay, kuya, so cute. Baby Argus. Ano pangalan? Baka nanonood siya. Ah, anong name? Oh, alam mo, sabi niya, gusto ko din bumate. Sabi ko, be, wag mong higitin yung ano. Ano kasi yan yung kinakatok? Hindi to sa MRT, ha? Hello, ma'am. Ang laki po kasi. Kasya nga yung ano mo dyan, eh. Necklace mo yan. Oh, shout out. Bate ka muna, baby Kelsey. Shout out po kay Tita Girl, yung kanino po nanonood sa akin, pati po kay Tita Jenny. Ayun! Si Kulot, may kulot. Kulot. Sabi ko kanina, Kulot, ang bait mo naman. Sabi niya, anong mabait? Mag-aaral tayo mamaya. Shout out naman, Kulot. Shout out po sa lahat ng kamag-anak ko sa Batangas. Kayo na bahala kung sino man kayo. Si Jace naman. Ay, may mic pa si Bebe? Sa lola ko. Ayun, sa lola. Yes. Shout out din po kay lola ko din. Ayun. Saka sa mga kamag-anak ko. Yes. Uy, gusto mo basahin yung kulot? Shout out din po sa baby ko. Ay, sino baby mo naman? Yung kapatid ko. Ayun. Mga kuya na kasi sila. Shout out din po kay nanay, pati po kay dada ko. Ay, ang susweet ng mga bagets. May gusto basahin si Kulot. Okay, go, Kulot. Itutuloy natin ang paglaro dito sa Soyu. Kaya naman mag-partner na dahil let's play tumpakner. Let's go! Balik ni Kulot. Perfect yun. Oo, co-host namin yan kahapon. Ayun na. Siyempre, boys versus girls ulit ang bet nila. Ayan na. Nag-uusap na sila ng mga strategies nila. Ayan. Dito kayo, Kulot at Kelsey.
Okay. Kulot at TLC dito kayo. Kulot at TLC dito kayo. Dito kayo, dito kayo. Yan, yan, yan. Oh. 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 Pakitaan nyo. Pakitaan nyo sila. Oh. Oh. Oh, okay, John, kids. Ready na sila, ready na. Magsisimula na tayo. Okay, simulan na natin sa... Magbigay kayo ng handa tuwing birthday. Oh, in 3, 2, 1, go! Spaghetti! Oh, gusto ko yung sabay kayo. Sila, girls muna, girls muna. Girls muna, girls gusto, muna. Anong gusto okay, ni Kelsey? Okay lang, trial. Isa-isa lang. Ah, isa-isa lang. Oh, Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry, sorry. Jack akin and Poy. Direct. Jack and Poy. Akin yung direct. And Poy. Jack and Poy. Oh. Ah. Sinong nanalo? Oh, dahil okay. Dyan kayo mauuna. Let's go, girl. Okay. Okay, ito na. Ito na talaga. Real na real na to, ha? Okay. Oh, okay. Number one, magbigay ng pangalan ng Showtime host in 3, 2, 1, go! Luta. Okay. Talikuran, talikuran. Okay. Ayan, dyan kayo haharap sa camera. Ready na, ha? Okay. Magbigay ng number simula number 1 to 10. 3, 2, 1, go! 11! Ah, 11. Gusto ko yung 11. Diba? Ang galing may talaga. May 1 naman, sumobra lang sumobra ng isa pang isa. Hindi, nagpakitang gilas lang siya. Oo. Sabi, 1 plus 10. Ayun pala yun. Magalitang gilas. Gusto niyang ipakita magaling siya sa mat. Tama, tama. Oh, good girls job, naman, good girls okay. Naman. Let's go. Ang ating puntos ay 1-0. Okay. Oh. Papawi ang guys, ang boys. Papawi ang ating boys. Okay. Okay. Oh, ang ating next category, mga girls. Ayan, quiet muna. Ang ating next category, girls, ay masarap na flavor ng juice. In 3, 2, 1, go! Totoo ba? Ay! Hindi pa totoo yun! Hindi na wala. Imahinasyon ko lang, imahinasyon ko lang. Ay nako, si Tita Lorraine naman. Oh, let's go, Argus and Jace. Babawi daw ang team boys. Ayan, babawi ang ating boys, no? Oh, tingnan natin, tingnan natin, ha? Ayan, dito tayo, mga baby boys. Ayan. Okay. Harap sa camera. Side profile, side profile, mga baby. Ayan. Binabubulungan naman ang mga kids dito, ha? Ganun pala yun, side profile. Oh, very good. Love it. Okay, okay. Next, next. Hayop na lumalangoy. In 3, 2, 1, go! Shan! Ay, ano sagot ni Argus? Shell. Ano? Shell. 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 Pwede naman. Shark. Babawi ulit ang mga tama, boys. Tama. Kaya yan, kaya. Oh, kaya yan lang. Isa okay pa, isa bawi, pa. Bawi, team, bawi. Girls, okay, team girls, team girls. Team girls. Oh, isa pa, kayo. Babawi, babawi. Ano masasabi niyo sa boys? Matatalo na kayo. Ay, matatalo na daw. Oh, sige, eto na. Oh, madali girls, lang ang category natin. Marte ng muka. 3, 2, 1, go! Ilong! Oh. Oh. At dahil dyan, nanalo ang team, girl! Tune in sa programang Puso ang Pag-uusapan. Sa tanghalian, this is exclusively. Especially for you. Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. Siyempre naman, ang singing beshi, Lorraine Galvez. Kasama niyo din ang inyong sexy babe grand winner, Sam Coloso. Yes, shoutout muna to all the listeners sa Kapamilya Online Live, 95,000 live viewers. Showtime Online U Live, 57,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 17,000 live viewers for a total of 169,000 live viewers. Yes, at ngayong araw ay ating natunghayan ang kwentro mag-ex na sina Bianca and Ricky. And ang reason ng kanilang hiwalayan ay dahil umamin si Ricky na confused siya sa kanyang sexualidad. At pumasok siya sa isang relationship with another guy. Ano ang magiging reaction ninyo kapag umamin sa inyo na bisexual ang inyong partner? At paano nyo ito ihahandle, girls? Ako na mauna. Okay, go okay. Ahead. So for me, minsan kasi may times na kahit na matanda na sila, dun lang nila nare-realize na, ah, ito pala yung gusto ko. So, meron naman ding iba na kahit na ganun yung situation, yung while in a relationship, dun lang na-realize in the long run na, ay, type ko rin pala yung ibang guys, ganyan. Pero late bloomers, oo, yung ganun. Oo, pero nagsistay pa rin sila together.
Totoo. May ganun. Kasi parang yung love, parang unconditional, di ba? Yes. They stay as partners. Ganun. Totoo, true. May mga ganun. Pero kayo, anong magiging reaction ganito. Nyo? Ganito. Ah, ganun. Oo. Siguro magugulat ako, ganyan. Mm-hmm. Pero it's more of an understanding emotion siguro. Parang, kahit oo. Alam mo na nag-cheat? Ay, hindi. Tinanong lang kung ba yung individuality, wala pa lang tayo. Wala pa tayo sa mga dating. Wala pa doon. Chill na muna. Advanced bloomer naman. Ako din, syempre, magugulat ako. Ha? Ganun. VTR. Pero, oo. Wow! Hi! Ganun. Si VTR girl. Yun. Magugulat talaga ako if, pero kung individuality niya talaga yun, di ba? E di, isusupport ko siya. Tapos, hindi ko sasayangin yung relationship. Kung, it was only good memories that we made. Sige, we can remain as friends. Pero mamaya nga, pag-uusapan natin yung cheating. Pero ikaw muna ang reaction ba? Well, syempre, ano ako, tatanungin ko ulit, totoo ba? Tiyari, hindi. Totoo ba? Kasi nahalata ako na rin. Hindi. Pero, syempre, magugulat ka talaga. Ano? Palaki ng palaki yung mouth. Ay, grabe. Para pa siya. Oh, yes. Pero, dalawa pa. Just one. Oo, pero, tatanggapin mo na lang kasi yun yung mga bagay na beyond your control. Tama. Wala ka talagang magagawa but to accept. And especially kung naging mabuti naman siyang partner sa'yo, ite-treasure mo na lang yon and i-charge mo sa experience mo na once may nagmahal sa akin na ganitong ang pagkatao niya. Diba? True. Ayun. Correct. O, pero, ito. Tatanggapin niyo bang muli ang inyong partner matapos niyang umamin sa inyo at mag-cheat with the same gender? Payag ba kayo? Ako, to be honest kasi, yung talagang word na cheat, pag nag-cheat kasi sa akin, that's it for me. Oo. And we're talking about boyfriend-girlfriend. I mean, yung jowa type of relationship. Kasi hindi natin alam yung mga nasa pamilya na, may mga anak na. Diba? Ito, we're talking about mag-jowa. For me, pag nag-cheat ka, that's it. Non-negotiable talaga sa akin. Kasi meron akong thinking and paulit-ulit na maiisip ko na kayang-kayang muna naman gawin yan sa akin. Nagawa mo na once, you have the capability to do it again. So, for me, parang ang hirap tanggapin na nag-cheat sa akin. So, nag-busy siya. Yes. Sorry, oh, sorry. Continue. Nakikinig ako sa pod. Nakikinig so, naman. Multitasking. Yes. Uh-oh. So, ako for me, parang ang hirap tanggapin. True. Kayo ba? Ikaw, sis sa Mars. Akin naman, sis. any gender, no matter what, cheating is cheating. Yeah, diba? Oo, kahit yung mga micro-cheating na yan na tinatawag lang micro para may excuse. Pero totoo naman, it's still cheating. Kaya ano nga micro-cheating. Ano ba yung samples ng micro-cheating para sa mga hindi nakakaalam? Oh, micro-cheating. Micro-cheap. Wala. Micro-cheating yung ano, konting, mga nagme-message lang, kunwari. Oh, nagpaparamdam pala. Ay, ganyan. Nako. Hindi nyo alam yung boyfriend nyo, may hina-heart react na pala ay, sa nako. Ibang boys. Wag oh, naman. Diba? Giving anxiety. No. So, it's a no for you then? Yes. Ikaw ba? Of course, it's a no. Kasi, di ba, kahit ano naman gender yung they cheat with, parang, it's still cheating, sabi nyo nga. Tsaka, napakasakit nun emotionally. Talaga, for us, na machitan. Pero yun, nasabi nyo na lahat, bilang, basta masakit, yun na nga. Masakit, and don't do it. You know, napaka-forgiving nga ni Bianca. I think kasi totoo. Nasayangan siguro siya sa relationship na she had with Ricky. Kasi yun na nga, she treasured the memories, tanggap niya yung individuality ng tao, kaya pinagbigyan niya, pero yun nga, nangyari pa ulit. Pero cheat I think, na naman. Ano na, parang it's a sign to let go already. Kasi feeling ko, hindi na din masaya yung tao with you. Oh, mahirap ha, pilitin na magstay sa isang relationship na alam mong hindi naman magpa-flourish at alam mong hindi naman magiging masaya. Diba? So bakit pa ipipilit, diba? At saka nag-cheat siya ulit. So talagang masasabi natin na once a cheater. Always a cheater. Oh. Confirm. Oh, so naniniwala kayong die-hard cheater na talaga pag cheat, nag-cheat na once, ganun. Hindi na ba magbabago? It's a yes. It's a yes. For me, may tinatagong inis. Oo, kasi it's your choice. Eh. We always have a choice. Tayong mga tao, no? Kahit gaano pa kapangit yung isang relasyon, edi lumabas ka na lang sa relasyon. Umexit ka gracefully. Hindi yung, di ba? Hindi yung nasa loob ka pa ng relasyon, mag-cheat ka. Di ba? Kasi yung iba sasabihin, naging reason, eh kasi ganito ko, ganito yung partner ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na pala tayo yung estado ng relationship natin? Sana naayos pa natin. Sana naayos
na or kung hindi na talaga maayos, o sige, lumabas na tayo sa relationship. Tsaka, pero hindi magloloko. Diyan pumapasok yung communication is still the key, whatever happens. Diba? Correct. Kung hindi na masaya, yun na nga, exit, go ahead. Diba? At saka may points din, may times din na nag-gaslight na. Gaslighting na yung buong relationship nila. Totoo, diba? Totoo. Nako, pero ito na nga, paano kaya makaka-move on kapag na-experience ninyo ang ganitong klaseng situation? Tingin nyo, girls. Ako, just treasure the memories. Siguro, kung kaya pang isalba yung relationship as friends, sige, go ahead. Pero I don't think as partners, it's not gonna work anymore as partners talaga for me. Ikaw? Sa akin, if yun talaga ang sexuality mo, if na-discover mo na yan na talaga, i-accept ko yun, na-understand kita, pero unforgivable pa rin for me yung nag-cheat. Pero I support you as a person, as yan yung sexuality mo, ganun. Pero yun nga, yun lang talaga. Masakit lang syempre yung na-cheatan ka, ganyan. Masakit talaga yun. Parang ang hirap, hindi naman sa hindi ka magpapatawad, pero it will take years siguro. And ewan ko, ako lang naman to. Parang mahirap magpatawad basta-basta pag niloko ka ng isang tao. Pero syempre, in time, darating din yun na ma-forgive mo yung tao. But syempre, nandun na yun eh. Nakatatak na sa utak mo na ginawa mo sa akin yun. Hindi correct. Ko yun malilimutan. Yung tama. Pain na yun. Tama. Diba? Oh, diba? Mm-hmm. Ito na nga, agree ba kayo sa tanong ni Bianca na kailangan ba ng ibang tao para makilala ang sarili at sexualidad ng isang tao? Oh. Ay, that's a very good question. Ooh. Si beauty queen naman. Okay. I believe, charot. Hindi mo kailangan ng ibang tao para ma-figure out ang sarili mo. Para sa akin, it's you and your experiences. Makikilala mo talaga ang sarili mo. But you don't need any other people, any other person to know yourself. Madidiscover mo yan with yourself. Sabi nga ng ibang tao, di ba, parang you complete me. Ang hirap naman no, na yung identity mo, ina-associate mo with a person. That's hard. So you would really have to learn that yourself. Ma-identify mo yung sarili mo just with your experiences and with the people you're with. Diba? Thank you so much, candidate number one. Diba? Candidate number two. Pero alam mo kasi, let's be honest, may mga tao talaga na nabubuksan lang yung ganung personality nila pag naka-expose na sila sa ganitong tao. Kasi meron akong nakilalang ganun na it's been a long time na talagang in a relationship siya with, you know, opposite sex. And then eventually, meron siyang nakilala. And then dun lang niya na-identify na, oh my God, nabuksan. Ito pala talaga ako. Oh, dito pala ako masaya. Dito pala ako sa ganitong tao masaya. But, of course, malaking factor na ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano ka. Diba? And ikaw lang ang makaka-identify talaga nun sa sarili mo. Wala nang iba. Diba? So, ayun. Tama. May nag-spark ganun. Diba? Oo, yes, may times may nag-trigger na, ay, ito pala ako. Correct. May times din naman, may friend din naman ako, pinanganak pa lang daw siya, nung bata pa lang daw siya, alam na niya na ganun siya. Mas gusto niya ang Barbie, mas gusto niya mga dress. Pero talaga. nung nagkakilala kami, syempre mga estudyante pa kami, in denial. Hindi ako ganyan, hindi ako ganito, ganyan. So, iba-iba. Oo, pero tingnan mo, hindi niya kinailangan ng ibang tao para ma-realize na ganun siya nung bata pa lang siya, 'di ba? Sa sarili niya lang 'yon. Pero nung lumaki na kami, ganyan doon niya lang na-realize na ay nung tinanggap ko na ito talaga ako, mas sumaya ako, ganun. Alam mo, importante talaga 'yon, yung acceptance. True. Kasi once na paulit-ulit mong dinedenay sa sarili mo kung ano ka, merong kang mga taong masasagasaan, no? So, once talaga, talagang unang-unang dapat i-accept mo kung sino ka at kung ano ka. Diba? Tama. True. Mm-mm. Self-acceptance is the key. Correct. Yes. And I believe we should accept each other and love one another. Yes. And respect peace each other. Peace and love. For the whole peace. World. Thank you so much. Ayun na nga, guys. Keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages. And it's showtime na dahil we share this.
especially for you. Ayan na, mamaya na ulit ang chikahan. Pero ngayon, pumunta muna tayo sa Showtime Live para sa tawag ng tanghalan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. Ang singing Beshie, Lorraine Galvez. Ang inyong sexy babe grand winner, Sam Coloso. Shoutout muna sa lahat na nakasabay-bay, subay-bay dito sa Showtime. Kapamilya Online Live, 82,000 live viewers. Showtime Online U Live, 42,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 8,000 live viewers for a total of 132 live viewers. Correct! Nakakontract! Yes, ang mima ko. Correct! Contractions! Anyway, subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million. And follow naman ang aming Facebook page na Road to 17 Million and also sa TikTok page na Road to 4 Million. Yes! At mag-tweet, comment, react na using our official hashtag for today na hashtag Showtime So Extra. Ay, grabe naman yon. Pero sana ngayong 2024, magbago ka na! Ikaw na yon. Yes, ikaw na yon. Ikaw ay mali. Bakit sila, lagi sila. Maharap? Ay. Maharap! Bago na ng buhok! Oh. Bago ng hair. Pero let time pass. Don't let time pass you by this year. Watch Rewind with your greatest loves dahil ang pelikulang Rewind starring Marian Rivera and Ding Dong Dantes ay now on its third Super Blockbuster Week. Natakpan yung ano, parang hulaan, oh, di ba? Let the voices of Gen Z's be heard. Kaya naman mag-audition na ngayong darating na January 14 sa ABS-CBN Audience Entrance para ipamalas ang inyong galing sa ating singing competition for young adults, ang The Voice Teens. Mag-audition ka na, ha? Oo. Mag-vocalize muna. Yes! Correct! Anyway, ito na nga, mag-promote na tayo at Sam Coloso on all my social media accounts. Follow nyo na, go! Yes, ako naman at officially Lorraine sa lahat ng social media accounts. Gusto ko rin i-greet si Kimmy. Happy birthday, Kimmy! Happy birthday! Yes, at nanay ko din. Oh, go! Go, Mami Bibian! Yes! So ako naman, follow me, it's Anna Ramsey everywhere, ha? And of course, don't forget to follow Foria, yung kape mo. Ah, enjoy your coffee, PH. Come Let's on! Go. Okay. Ayan. Naku, maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo ngayong araw, Wednesday. Kaya naman makisay ulit dito sa nag-iisang pambansang Manang Haliang Tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online!